Good morning, kahalaman. Ako po si Jenny Lynn Riana. Ang topic po natin ngayon ay pag-repot ng Duncing Cup. And ang scientific name niya ay Orostachys Wemeri Makino. Hirap banggitin, ano? Ito po yung una kong vlog bilang katinik. Pero dati na po akong naghahalaman and nagbablog din po ako tungkol sa face painting, pero dahil na inlove ako ngayon sa pagtatanim ng succulent and cactus, eh mag-vlog na rin po ako paano magtanim, dahil sa dami ko na experience na hirap sa pagtatanim ng mga succulent and cactus, eh gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung mga na-experience ko within this month ng ating ECQ. Yung mga trials and error ko, gusto kong i-share sa inyo. Ito yung gustong-gusto kong unang na ano, kasi ito yung unang-unang-una kong nabuhay. Kumbaga, bumili kasi ako dati ng 27 pieces na succulent and tatlong cactus. Then, ito lang ang bukod-tanging nabuhay. Dahil wala pa po akong kaalaman sa pagtatanim ng cactus and succulent. Yun ang pagkakamali ko. Dapat huwag tayo basta-bastang mainganyo sa ganda ng mga succulent and cactus. Din bili lang tayo ng bili. Ayan. Tingnan ko lang po. Ito po ang Duncing Cup. Ang ano topic natin is i-repot ko, then after ng pag-repot ko, i-share ko yung aking natutunan na care tips sa kanya mula dun sa pagbili sa nursering and hanggang sa pagtanim ko and pag-aalaga ko. Medyo pag tinanggal nyo po siya, dapat din i-repot nyo siya, hindi siya basa, para hindi siya magka-rotten. Hindi siya basa, dapat totally dry siya. Then medyo karaniwan na nabibili ko dun sa garden shop, eh, talagang pangit yung lupa, parang putik. E dapat pag inanon nyo siya, tanggalin, is totally tanggal talaga. Yan, tanggal talaga siya. Tatanggalin yung lahat ng lupa. Wala kayong ititira. Tanggalin mo siya ng maigi. Okay lang siyang maputulan ng ugat kasi madali naman, yun nga, madali talaga siyang mag ugat basta tama yung pagdidilig at pagpapaaraw. Ito kasing ano, Duncing Cup, mahilig to sa tubig, lalo na sa rainwater. Then, mahilig din siya sa araw. Yun nga yung nagaya siya na siguro na survive yung sa una ko. Kasi unang nabili ko, kala ko mamamatay na kasi parang ano siya, kulay brown. Ngayon na frustrate ako kasi nga nagsipatayan yung magaganda kong succulent ng una. Pinabayaan ko siyang, sabi ko siguro mamamatay kasi maliit lang siya. Kasi mga malalaki nga namatay, ito pang maliliit. Pinabayaan ko, aba, nagulat ako kung sino pa yung pinabayaan ko. Siya pa yung nabuhay. Hindi ko naman siya pinabayaan, pero yung parang sa pagka-frustration ko, dahil namatay nga yung sobrang inalagaan ko, eh, halos, ayoko na siyang tignan. Kasi alam ko naman din mamamatay. Kaso lang, ayun, nabuhay ko siya. Ewan ko lang may picture ako pag ano isasama ko dito kung ano itsura niya nung nabuhay. Yung unang succulent ko na nabuhay. Ay nako, yung anak ko. Dahil ano nga to, hindi nga siya basta-basta. Ito mabubuhay pa tukod sa kaliman. Tatabi natin siya. Yung anak ko, may diniligan. Hindi ko napansin kasi daw dry daw. Ayun. Pero nandiyan pa rin, sinosurvive ko pa rin siya, buhay pa rin naman. Kaso na konti na yung mga
kahoy niya. Mga ano niya. Ayan. Ayan. Dapat ganyan po siya. Then pag ano, pag na ito, dito natin siya lalagay. Dito. Ngayon kapag na ano na siya, ayan, natanggalan ko na siya ng ano. Hindi ko na rin siya i-air dry. Hindi ko, wala na akong gagawin sa kanya kundi i-air. Then, ang soil mix niya, ito, ayan, ang soil mix niya, hindi ko siya gagamitin ng 70-30. Ito, ito is pumice. Ito yung 70-30 ko. Kaso, hindi ko siya gagamitin nun. Hahaluan ko siya ng, hindi ko alam kung, ito, yan. Dahil meron na siya, siguro mga, ganyan. Then, ito yung compost. Dry. Dry leaves siya. Dry leaves siya. Ganito, ganito yung ano niya. Parang 50-50 siya kasi ito yung pumice na may rice hull. Ay, ano, carbonized rice hull. Then, ito yung dry compost. Leaf. Then, ito yung may, ito yung ano ko, may halo na to, may mga ano na to, manure. May chicken manure. Then, may ano na to, vermicast. Yan ang aking soil mix para dito. Kasi case to case basis po kasi ako kung mga busy type, medyo hindi naman din sila kailangan ng mapumis. Basta ang kailangan lang nila well drain soil mix pa, ano mixture. Yan na. Tapos haluhaluin ko na siya. Then, ako siya lalagay dito. Ito, itong ano na to, bowl na to, is ginawa lang to ng anak ko. Inano niya, binutas. Dahil kulang siya, dito kukuha sa, kulang siya eh. Oh, hindi, sakto na siguro to. Dito lang, buwasan natin para maibaon po yung, yan. Ngayon, ilalatag ko to. Yan, ganito siya. Ilalatag ko siya. Ganyan. Then, kita ba? Ayan. Naririnig yung boses ko. Kasi hindi pa ako gano'ng kasanay mag-vlog eh. Kaya hindi ko sure kung malakas ang boses ko o hindi. Basta yung procedure naman sa nakikita sa YouTube, sa ano video. Ayan. Ang importante yung ayan. Then, dahan-dahan nyo siyang ilalatag. Kailangan yung mga, ano, lalo na yung mga mother, ano nyo, yung malalaki, dapat nakaupo siya. Mismo sa potting mix, kailangan nakaupo siya. Kasi yun ang kakapit. Yan. Yan ang nakaupo sa soil mix natin. Tapos, ilalatag natin siya. Alam nyo ba, last week, bumili ako nito. Nabili ko 70 isang seedling bag. Okay lang itong naputol. Basta ipatong lang yan, mabubuhay yan. Isang seedling bags, 70. Ngayon, pagkakamali ko, yun gusto kong i-share sa inyo. Pag bumili kayo sa garden shop, wag kayong bibili na basa ang lupa. Yun ang nangyari sa akin, totoo po to. Basa yung lupa niya. Ngayon, pag uwi ko sa bahay namin, abay nalusaw. Hindi ko pa siya natatanim, nalusaw siya. Nalusaw. Ayun.
Lahat, wala ako napakinabangan kasi nalusaw siya eh. Kaya ang technique dyan, kung bibili kayo sa garden shop, okay lang siya na ma-brown-brown siya. Yung para siyang ano, kasi yung sa para siyang ma-brown-brown, wag lang siyang basa. Tapos pag hinawakan nyo siya firm, okay lang siya ma-brown-brown. Kasi kala ko dati kasi pag ma-brown-brown, mamatay siya. Hindi pala. Nag-ano lang pala siya, parang nag-stress. Siyempre, hindi, yun nga, kaya gusto ko rin ma-share sa inyo yung aking experience, yung mga aking mga kamalian sa pagkakaunawa sa mga succulent and cactus. Kala ko pag ma-brown-brown, patay na. Abay. Yung pala siya, pag brown-brown siya, pag nag-iba siya ng kulay, stress lang pala yun. Ang ginawa ko, mas pinili ko yung hindi ma-brown-brown, pero basa yung lupa niya. Ayun, wala ako na pakinabangan. Ang nangyari, pag uwi ko, tunalusaw silang lahat. Sayang, binili ko apat pa naman. Kasi nga, natutuwa ko dito. Okay lang yan, mabubuhay ka naman yan. Basta pauupuin nyo yung malalaki. Importante, mapaupo nyo yung malalaki. Kasi yung maliliit, okay lang maputol. Kasi yung malalaki, tutubuan uli naman niya ng maliliit. Ngayon, tapos, yan. So, wag na wag nyong, pagka-repot nyo siya, di ba, na-repot nyo. Wag na wag nyo pong didiligan. Wag na wag nyong babasain. Kasi may mga, hindi natin napansin dyan, may mga na, naputol tayong mga stem niya. Ngayon, kailangan natin siyang mapatuyo. Kaya wag nyo muna siyang diligan within 3 days. Hanggang siya, mahil yung kanyang sugat. Yan, katulad niyan, oh. Yan, sugatan na yan. Pag yan nabasa, yan nag-start yung puting. Yan mag-start yung pamumulok. Mabubulok yung hanggat magkumalat na siya. Yan, katulad niya, mga naputol, yan. Yan mag-start yung puting niya. Basta ang importante na pahigaan niyo siyang Then yun nga, yung care tips niya, habang naman tantagal kong magganito-ganito, paliwanag ko na rin sa inyo yung care tips niya. Ang care tips niya, itong si Duncing Cup, mahilig to sa rainwater. Mahilig din to sa, mahilig din to sa araw. Kaya kailangan direct sunlight siya pag stable na siya. Pero habang di pa siya stable, syempre, ayan ito, katulad niya, ihigan, upo natin siya. Pag di pa siya stable, gagawin natin siya, ilagay muna natin sa bright shaded area na hindi siya gaano. Kasi ang natin, baka masunog yung dahil hindi pa naman niya na-adapt yung kanyang bagong environment, diba? Kaya kailangan ilagay natin siya sa bright shaded area. Then, pag nalagay natin siya sa bright shaded area, maghintay tayo ng 1 week. Then, tsaka natin siya. Ito, try ko lang din kung sayang. Kung hindi ko nabuhay, mabuhay siya. Kung hindi siya nabuhay, sigurado naman yung mga malalaking niya is mabubuhay yan. Yun. Lalagay mo siya sa bright shaded area. Then, after 1 week, pasilipin mo siya sa morning sun ng alas 7 hanggang alas 10. Then balik mo uli siya sa bright shaded area. Then after 1 week, ipasabak mo na siya sa pool sun. Yan. Sa pool sun mo na siya isasabak. Then
ang ano niya, watering niya, mas matakaw to sa tubig kaysa sa ibang mga succulent. And tapos na po tayo. Paliwanag ko na lang yung mga care tips and ano niya. Mas ano siya, mas matakaw siya sa tubig. Pero, maselan siya sa drop ng tubig dito sa loob. Yan yung mga loob niya. Pag natuluan niya ng tubig, magkararat root yan. Lalo na hindi siya agad natuyo. Dapat, ang gagawin nyo, bottom watering. Ganyan. Ang bottom watering, ganito. Lalagyan nyo to ng tubig, ipapatong nyo yung ito, pat niya, then, pabayaan nyo siya, then, na may tubig sa ilalim, then, ilagay nyo siya sa arawan. Naku, super healthy yan. Ganyan. Yan, oh. Yan yung watering system niya para mabuhay. Then, ang pag-water sa kanya, pwede siyang i-water ng 2 times a week. Kasi pag marami na, madali kasi silang mauhaw. Ngayon, yung mga insektong malapit sa kanya at napapansin kung pumapapak sa kanya, yung una kong ganito is yung mealybug. Minaangat-ngat ka ni mealybug. Ang ano lang kay mealybug, kung napansin yung may ngat-ngat siya, isprihan nyo siya ng alcohol na may tubig. Parang imimiss mo siya. Para mawala yung parang akit ng mealybug sa kanya para lapitan. Then, yun. Yan. Yun ang ano niya, ang problema niya. Ngayon, well, tapos na ako dito sa pag-repot, pakikita ko ngayon ang aking mga stable ng makulong may nakalimutan pa akong ano ah, teka lang. Isilipin ko yung aking folder ko. Ayun, sabi ko na may nakalimutan ako eh. Yung fertilizing niya. Osmocot pa rin. 14-14 ang osmocot niya. Then, yun. Sabi ko na nga, osmocot, 14-14 yung fertilize niya. Ngayon, once every 3 months lang siya ipipertilize. Kasi ang osmocot 14-14 is slow release naman siya. Kaya okay lang siya na every 3 months. Yan. Ito na yung aking finish na. Yan. Ano na siya. Na ano na ako. Then, ito yung aking mga stable. Yan. Ito yung aking mga stable na dancing cup. Actually, itong dumating na bagyong Rolly, sinabakan na po niya. Ito po siya ngayon. Hindi siya natinag ni Rolly. Yan na po siya. Ayan. Ito yung isa pa. Tinamaan din niya ni Rolly. Pero tingnan niyo po. Ayan. Sana po nakatulong po yung aking pag ano. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng update nito pag ano. Sana po nakatulong po sa inyo yung aking munting kaalaman sa pagtatanim ng succulent. Maraming salamat po.